Hi guys, good afternoon. Well, teacher, kamusta ka naman? Huling-huli ka na. Kawawa ka ngayon. Teacher ka lang pala eh. May 50 million ka ba kung sakaling pinatay si Pangulo? Apakayabang mo, iiyak-iyak ang parang bata dyan. Ganyan ba tinuro nung nag-teacher ka? Ganyan ba ang tinuro, ituturo mo sa mga estudyante mo? Nagtuturo ka pa man din. Hindi ka dapat bigyan ng lisensya. Hindi ka dapat graduate. Hindi ka dapat magturo. Kasi ikaw mismo, bansot ka, tapos, kala mo kung sino kang pugit mayaman? Makapagsabi ka na 50 million para pamatay kay Pangulo. Ayan, sample. Dapat lahat ng ano eh. Lahat ng ganyan, masampulan. Silensilawan. Sino pa ba? Mga walang kwentang tao. Yung mga ganyan, dapat kahit ganyang walang kakwenta-kwentang tao, dapat ano, dapat ganyan ang ginagawa. Para madala-dala sila. Diba? Kasi, akala nyo lahat biro. Akala nyo lahat okay lang. Akala nyo lahat, pag nag-sorry ka, tapos na. Ayan. Sample. O, diba, nga ka ngayon, kahit naman palayain ka dyan, hindi ka na makakapagturo. Kung ako yung principal sa school mo, hindi kita bibigyan ng work. Sira na yung buhay mo. Ngayon pa lang, sinira mo na yung buhay mo. Siguro tuwan-tuwa ka nung time na nag-trending yung picture mo na nagsabi na ikaw is, ano, papapatay mo si Pangulong Duterte. No. Kung nagkataon na may pumatol dun sa hamon mong 50 million, unang-una, may ibibigay ka bang 50 million? Pangalawa, kung napatay siya, babalik mo ba yung buhay niya pag nag-sorry ka? Teacher ka pa man din, wala kang utak. Teacher ka pa man din, parang wala kang pinag-aralan. Wala kang pinagkaiba dun sa mga hindi nag-aral. Na nandun sa kalye, no? Wala kang kwentang tao. Dapat yung mga ganyan, nakakahiya sa magulang mo. Sa magulang mo, sa kapatid, sa kaibigan. Sa kumpanyang pinapasukan. Ang sarap mong tusukin doon. Tutusukin talaga kita. Sarap mong tusukin. Yan, best sample, best ever. Good job, NBI. Yung mga ganyang tao na nagbabanta magpapatay, kahit sino. Kahit sino yung ginaganyan yung tao, kahit hindi kilala. Basta ginanyan nyo, makulong dapat. Dapat lang na makulong. Akala ko kahapon joke-joke lang yun eh. Kasi yung iyak niya, ano, parang wala lang, parang plastic, walang luha eh. Pero nag-viral, sabi ko totoo, akala ko joke lang talaga lahat. So, best sa lahat ng ganyang tao. Sana ano, si Lensilawan, yung nasa Japan, nasa Qatar, ganyan din dapat. Ganyan dapat ang mangyari. Naku. Sa bagay, may mga silensilawan, meron na yung kaso. Pagbaba pa lang ng eroplano. Sana all, sana ganyan, para masunod naman yung batas. Oh. Para yung mga humahamon sa mga ganyan mga tao, malaman nila na dapat pala may ano sila, may kinalalagyan dapat sila. Meron dapat, hindi dapat unlimited yung freedom of speech eh. Kasi hindi na nila alam mismo kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng freedom of speech. Kasi wala na silang pakialam kung magsalita sila na magsalita, tama man o hindi. Diba? Kaya kailangan lang talaga limited ang freedom of speech. Kasi nakakatanga din eh. Minsan yan. Katulad niyan, iyak ka lang. Iyak tawa ka, tanga. Pakatanga talaga nito. Nakakainis tong bobong teacher na to. Teacher ka pa man din. Secondary pa man din. Siguro nakatapos at nag-aral ka tapos nag-bar exam ka din. Ay, nag-bar exam, nag
ano ka, nag-exam ka para magkaroon ng lisensya. Pero ano, tangatangahan epek. Ay lolo, nakakahiya yan sa magulang mo. Magkano kaya yung pambigay mo ng 50 million, yan pampiyansa mo na ha.